Dionys Eddie Corner. Hello, welcome sa ating bagong tutorial about rational exponents and radicals. Now, ano nga ba ang tinatawag nating rational exponent? I have here an example. We have y raised to 2/3. Before sa ating lesson or previous nating tutorial, ang pinag-usapan natin ay tungkol sa integral exponents, kung saan ang mga exponents ay integers like negative 2, 0, 1, 2, and so on. Dito naman sa ating given example, mayroon tayong exponent na rational, kung saan ang exponent na ito ay isang fraction. So in short, ang isang rational exponent ay isang fractional exponent. Now, alamin naman natin kung ano yung tinatawag nating radical. Ang given na ito ay isang example ng radical. We have here 3rd root of y or cube root of y. Ano-ano nga ba ang mga bumubuo sa isang radical? Mayroon tayo ditong tinatawag na radical symbol. So, ito yun. Okay, the radical symbol. At ang tawag naman sa maliit na number na ito na nasa labas ng ating radical symbol ay index or root. So it indicates the root ng ating given radical. Kaya 3rd root or cube root. And then yung nasa loob naman ng ating radical symbol ay tinatawag nating radicand. So we have the radical symbol, the index of our radical, and the radicand, yung nasa loob ng ating radical symbol. Now, let's proceed sa pagsusulat ng isang expression na may rational exponent or fractional exponent papunta sa kanyang radical form. This is our first example, y raised to 2/3. So, paano ba natin ito itatransform or isusulat into radical form? Ito lamang ang kailangan nating tandaan. Ang numerator ay magsisilbing exponent ng radicand kapag nasa radical na ito, and yung 3 na denominator ay magsisilbi namang index ng ating radical. And of course, yung y dito sa ating given, which is the base, ay magiging radicand sa ating radical form. So ito na ang kanyang magiging katumbas. So we have the cube root of y squared. So kung mapapansin natin, yung 2 ay nagmula sa numerator ng ating rational exponent. And then yung 3 naman, okay, na index ng ating radical ay nagmula sa denominator ng ating rational exponent. And then si y, siya yung nasa loob na ngayon ng ating radical symbol. Now let's have more examples. Now, let's have x to the 1/2 power. So, ano kaya ang magiging equivalent nito in radical form? So, again, ang ating index ay yung denominator ng ating given rational exponent. So, we have here 2 as the index, and then, nasa loob ngayon yung x magiging radicand, ito yung base natin kanina, and yung numerator sa ating rational exponent ay magiging exponent naman ng ating radicand. Kung mapapansin natin dito, we have 2 as the index. Binabasa itong second root of x or square root of x. Sanay tayo na hindi natin nakikita ang index na 2 kapag ang given natin ay square root. Tatandaan natin na kapag wala tayong nakikitang index or maliit na number sa labas ng ating radical symbol, ibig sabihin, yan ay square, okay, or 2. And then, kung mapapansin natin, yung ating radicand ay naging x na lamang. So, understood na na ang exponent ng ating radicand dito ay 1. So, ito na ang ating radical form, square root of x. Let's have our next example. We have here 3. X to the 2/3 power. So, paano naman kaya natin itatransform ang ating given into radical form? Ang 3 ay hindi kasali sa may exponent na 2/3. Dahil ang exponent ng 3 dito ay 1. Okay? So, bali ang itatransform na lamang natin dito ay yung x to the 2/3 power. Okay? So, pinakita lamang natin na magkahiwalay sila. Ang exponent ng 3 ay 1. So, ito yung ating isusulat into radical form.
maiwan yung 3 sa labas, yung x magiging radicand or nasa loob na siya ng radical symbol, and then yung 2, yun ang magiging exponent ng x. And yung 3 na denominator sa ating rational exponent ay magiging index naman or yung maliit na number na nag-i-indicate ng root sa ating radical. So, ang katumbas ng 3x to the 2/3 power ay 3 times the cube root of x squared. Ang susunod naman nating example ay quantity 3 times x to the 2/3 power. Now, ito ay iba na doon sa nauna nating given. Kasi, mayroon na tayo ditong quantity. Ibig sabihin, gagamit tayo dito ng laws of exponents, kung saan yung 2/3 natin dito ay imumultiply natin sa mga exponent ng 3 at ng x. Now, ano ba ang exponent ng 3 at ng x? Ang 3 ay may exponent na 1, at ang x naman ay may exponent din na 1. Therefore, this will become 3 to the 2/3 power because 2/3 times 1 na exponent ng 3, so that will become 2/3. And then times x raised to 1, okay, times yung 2/3 natin na rational exponent, okay, magkakaroon tayo ng x to the 2/3 power din. Pareho ang ating exponents. And, of course, pareho ang ating denominators dito sa ating mga exponents. Therefore, maaari na nating pagsamahin ang expression na ito kung saan yung 3 na denominator ay ilalagay natin sa index. So, it indicates third root or cube root. Okay? Sa loob naman ng radical sign, nandito yung ating base kanina na 3 and yung magiging exponent niya na 2. Okay? So, tandaan yung numerator, siya yung nagiging exponent nung radicand. Okay, yung x naman, ang magiging exponent niya ay yung numerator din dito sa ating fractional exponent, that is 2. So, ang nasa loob na ngayon ay 3 squared times x squared. Simplify lamang natin ito. Ang 3 squared ay katumbas ng 3 times 3, that is equal to 9. And then x squared. So, we have here the cube root of 9x squared or third root of 9x squared. Ito na yung radical form ng ating given. Now, how about writing a radical expression to exponential form? O baliktad naman ito. For example, we have here the third root of y squared. Baliktarin lang natin yung ginawa natin kanina. So, yung ating y na radicand ay magiging base, and then yung 2 na exponent nito ay magiging numerator sa rational exponent, and yung 3 naman na index ay magiging denominator. So, yung 2, again, nanggaling yan sa exponent ng ating radicand, and then yung 3 ay nanggaling naman sa ating index. So, ang katumbas ng cube root of y squared into exponential form ay y to the 2/3 power. Let's have more examples. So, we have the square root of x times y. Ang radicand natin dito ay x times y. Kung yan ay kukunin natin, isa-isa halimbawa, we have x. Ano ba ang exponent ng x natin dito? We have, syempre, 1. And then, since we have here the square root, alam natin na ang index natin dito kahit wala tayong number na nakikita ay 2. Therefore, dito sa x, ang kanyang magiging rational exponent or yung fraction na exponent ay 1/2. So, yung 1 ay nanggaling sa kanyang exponent dito. Though wala tayong nakikita, understood na ang exponent nito ay 1. And then, yung 2 naman ay nanggaling sa index ng ating given radical. Okay, since wala tayong nakikita dito, that means square or 2 yung ating index. So, that is x to the 1/2 power. Times, ganun rin ang gagawin natin sa y. Ang kanyang exponent dito sa loob ay 1, therefore, ang numerator natin is 1 sa fractional exponent.
over kung ano yung ating index na nabanggit natin kanina, which is 2, dahil ito ay square root. Okay? So, ito na yan. We have x to the 1/2 power times y to the 1/2 power. I-simplify natin ito since pareho naman sila na mayroong exponent na 1/2, maaari natin kunin ang mas simpleng form. We have here the quantity x times y to the 1/2 power. Ibig sabihin, ang 1/2, kapag minultiply natin sa mga exponent nila, ganun din ang lalabas. X to the 1/2 power times y to the 1/2 power. So, ito na yung exponential form natin na katumbas ng ating given radical expression. Next example. We have here negative cube root of x squared. So, yung negative natin dito ay nasa labas ng ating radical. Kapag kukunin natin yung exponential form, ilagay na natin agad yung negative. Okay? Tapos, we're going to work on this cube root of x squared. Kunin natin yung x na radicand, magiging base yan. And then, syempre, magkakaroon tayo ng fractional exponent. Yung 2 na exponent ni x kanina, magiging numerator over 3, kung saan yung 3 ay nakuha natin sa index. Okay? Yung cube natin dito sa ating radical. So, ito na ang katumbas ng ating given radical na negative cube root of x squared. We have negative x to the 2/3 power. Now, kapag ganito ang ating given, we have the quantity cube root of a squared b cubed c to the 4th power squared. Imbis na i-distribute pa natin itong 2 sa loob dun sa ating mga radicand, sa mga exponent nila, ang gagawin na lamang natin ay ganito. Kukunin natin yung ating radicand at ang kanilang mga exponent, and then i-erase natin yan sa rational exponent. Saan natin kukunin yung rational exponent? Yung 2 na exponent, okay, ng ating radicand, ito siya, magiging numerator. And then yung index natin sa ating radical na 3 ay magiging denominator. Ibig sabihin, hindi na natin kinailangang i-distribute yung power na 2 dito sa ating mga radicand. So, dinerecho na natin yan sa pag-transform into rational exponent. So, ang katumbas na exponential form ng ating given radical form ay quantity a squared times b cubed times c to the 4th power raised to 2/3. Okay, next. We have here the 7th root of m cubed times n to the 4th power. So, kagaya ng ginawa natin dun sa naunang example, maaari naman nating pasimplihin na ang proseso. So, ito, yung given nating radical form, ay katumbas rin ng quantity 7th root of m cubed times n to the 4th power raised to 1. Automatic, mayroon tayo ditong exponent na 1. Okay, so maaari natin yung gamitin sa pag-transform ng given into exponential form. Now, since may 1 na tayo dito sa labas as the exponent, kasi kahit naman erase natin yan sa 1, same pa rin yung magiging result. Okay? So, since may 1 na tayo na exponent, ang gagawin natin ngayon is transform na natin into exponential form. Kunin natin yung radicand, kagaya ng ginawa natin kanina, na m cubed times n to the 4th power. Nasa loob sila ng quantity. Tapos, i-erase natin yan, yung m cubed at saka n to the 4th power by the rational exponent. Okay? Ano ba yung magiging rational exponent natin? Yun yung 1, magiging numerator. And then, yung index natin na 7, magiging denominator. So, 1 over 7 yung ating naging rational exponent. So, ang katumbas ng ating radical form kanina ay quantity m cubed times n to the 4th power raised to 1 over 7. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe, at i-hit ang bell button para sa marami pang videos.